Yo, what's up mga bro? Punta tayo ngayon ng Honda Dog Wanson. Bibili ako ng engine oil. Mag-change oil na kasi ako. 5,543 na to. So, 6,000 kilometers, mag-change oil ako na ADV. Tapos, ang main agenda natin doon is magtatanong ako kung paano mag-reset ng ECU ng Honda ADV 160. Nakabili kasi ako ng SES connector. Ngayon, tinatry ko yung standard procedure ng Honda. Hindi siya gumagana yung reset ng ECU. So ngayon, tatanungin ko sa Honda Dog Wanson or check natin sa shop manual nila, yung service manual mismo, kung paano yung tamang process ng pag-reset ng ECU. Yung last na na-picturean ko is ano siya eh, TP resetting, galing sa shop manual din nila. So hindi ko na-check kung yung sa ECM initializing or yung sa ECU reset kung meron doon. Ngayon, tatanungin ko. Although yung nabili ko na SES connector, meron siyang kasamang manual. Pero ano siya, Indonesian. Ang ginawa ko, ginugle translate ko, tinatype ko. Tapos ang nandun lang, ang instructions lang doon kung paano mag-check, mag-delete ng fault code. Tapos kung paano mag-reset ng throttle position sensor or NTP sensor. Yun yung sa ECT or EOT sensor. Yung sinashort din. Pali dalawa yung sinashort mo. Wala rin doon nakalagay na kung paano mag-reset ng ECU. Kaya ngayon, kailangan kong alamin. Para kapag nag-throttle body cleaning ako na ADV, alam ko yung process ng manual reset kasi wala naman akong diagnostic tool. Papunta muna tayo sa Honda Dog Wanson tapos alamin natin doon kung paano talaga i-reset yung ECU ng mga 160. Kaya talagang gumana kanina yun. Kailangan try ako. Wala nangyayari. Check erase fault code lang ang gumagana at saka yung TP reset. ECU wala. Tanong lang natin. Nabili na ako ng langis ito. Ito pala yung nabili ko na cable. Ito yung pang 160, ito yung pang ano, may bit at click. Bro, pasilip ulit ako ng shop manual. Nakabili kasi ako nito. Yung SES connector. Kaso iba yung ECU reset na ADV. Ayaw. Check muna natin dito. Shop manual. Mapping ko. Ito yung pinituran ko noong nakaraan, pinahit sa akin ni Mark. Ano lang siya, TP sensor reset yung procedure. So wala dito yung erase code, pero gumagana yung erase code. Ayun palang Honda na 160, hindi na siya na-initialize yung ECU, automatic na siya na-initialize mag-isa. Napa-explain natin kay Mark mamaya kung bakit ganun. Ito yung ano kasi, yung standard procedure. Yung mga error pag nag-blink yung ano nyo, check engine, mga code yan. Checking yung start DTC, erasing start DTC, yung fault code, tapos initializing, TP resetting. Say deep. Ito yung magkakasama din, APS, IAE, tsaka yung map sensor. Ah, yun. Yun na lang sabihin mo dyan. Kaya automatic na lang siya. Hindi siya kagaya ng mga dati na i-initialize mo pa. So yung map sensor ang pinagkaiba niya. Yung manifold air pressure. Kumbaga yung sensor ngayon ng... Oh, ito. Map sensor. Ito. Ay, ito. Map sensor. Tapos, ito. TPS sensor. TPS sensor. Tapos yung IAT sensor. IAT. Magkakasama yan sa isang sensor. Kaya tawag sa kanya, sensor unit. Hindi na siya TPS, hindi na siya ganun. Hindi na siya bukod-bukod. Magkakasama na sila. Oo. Pero yung pag-reset ng TPS, ganun pa rin. Kumbaga yun lang talagang pinagkaiba. Oo, yung pag-initialize. Automatic na siya na parang pinutolo niya na lang. Oo, parang siya na yung nag-a-adjust yung ECU na mismo. Wala ka nang kailangan gawin. Diba, nag-bite ka ng air filter, spark plug, o engine related, wala na, automatic na. Hindi mo na kailangan ma-initialize. Oo. Kumbaga, pag ano na lang, naglinis ka ng throttle body, yun, kailangan mo i-reset yung TPS. Yun na lang gagawin mo. Pag naglinis ka, TPS lang. Oo, TPS na lang. Erasing na lang kung merong code. Check or erase code. Kung magagamit pa rin natin yung binili natin na SES connector. Tapos ano pa yung bro na wala ding initialize? Ano yung mga motor na wala din?
ADB, CBR, RS, GTR, ano ba? ADB na luma, tsaka yung PCX na luma. Okay. Yun yung mga walang initializing. Pero yung mga click 150 meron? Meron. Same pa rin ng throttle body. Yung pinagkaiba nila. Okay. Pero kahit yung mga yun. Bagong click 160 ngayon, may initializing pa rin. Yung mga bang click 160? Kasi same pa rin sila ng throttle body. Oh. 150. Okay. Iba lang yung design. So bali na lang sa 160, Airblade. Airblade, same pa rin. Same pa rin. Bali yung PSX 160 lang tsaka ADB 160. Yun lang. Galing ah. Yung Airblade kasi may TPS pa rin. Iba pa rin yung TPS niya tsaka IAD, magkahiwalay. Okay, magkahiwalay pa rin. Di ba yun yung dalawa? Sa taas. So yung ngayon, yung sa throttle body ng Meto, isa na lang? Ano yun? Yung nasa taas niya. Iba na? Iba na. IACV. IACV na. Air. Okay. Air. Basta IACV yun. Iba na pala yung sensor. Intake air temperature sensor. Same pa rin sila ng function ng AED, pero yun, mas auto-choke yun. Yung auto-choke na, yun pa rin. Yung isa ang pagkakaiba lang nila is yun, sensor, hindi mo siya pwedeng galawin. Bawal siya, bawal siya. Like sa mga click, pwede mo siya i-adjust. Diba, no? So pag nagtatal body cleaning ako, baklasin mo. Baklasin ko. Pwede mo rin linisin, pero hindi ko ina-advise kung hindi naman siya. Kasi impossible din maglaho. Pati yung TPS kahit wag na, no? Siguro na lang, ingatan na lang. Yung TPS, may butas kasi yun, isprayan mo lang din. Pwede. Diba may butas yung maliit? Isprayan mo lang. Isprayan. Pwedeng malagyan ng dumi. IAD, yung butas ng IAD. Parang meron na tayong parang mag-throttle body cleaning tayo. Ito kasi yung pang beat tsaka pang click. Ayan. 4 pin to bro. Ito 6 pin na to. Yun yung explanation. Ito na try ko kayo na talagang gumana. Iba na pala talaga. Ayan, nalaman na natin sa talaga. A legit na Honda mechanic. Yung yung tamang procedure. Ito pala yung location ng EOT, ECT sensor. ECT, no? Engine coolant. Temperature. Yung sabit yung EOT. Engine oil temperature sensor. Nakatago. Pa na yung itsura. Andyan. Ma-access natin yan pagka binaklas yung upuan. Pagka yung nakakabit, di ba sabasa ma-access. So, sakto lang din kasi pag naglinis ka ng throttle body, atanggalin mo naman talaga yan yung upuan. Ayun, mare-reset natin yung TPS. Paito ko ngayon sa inyo kung paano mag-check ng fault code tapos mag-reset ng TP sensor. Unahin natin yung pag-check ng fault code. Ito yung nabili natin na 6-pin na SCS connector. Dito natin yan ikakabit. So press nyo lang to. Ito. Yan, tapos may ilan nyo na yan. Dinan nyo lang mabuti para matanggal nyo tong cover. Tapos saka natin sasaksak itong SCS connector. Ito meron itong orientation. Ayan, hindi yan papasok pag dito. Ito dapat yung may gatla sa ibabaw. Ayan, itong pinagpindutan. Bali, pwede nyo rin itong i-short ng paper clip. Kaya lang masyado siyang maliit yung butas eh. Medyo mahirap yata. So, green and brown wire din yung pagsashort nyo. Ito kasi meron ito sa loob na pang short na mismo. Ito. Ayan. So green and brown wire. Pasok natin. Yan. Yan, after natin masaksak yun, ng SCS connector, iwan natin yung ignition. So kapag wala siyang error, kita nyo itong check engine ito. Naka-steady lang siya. Yan, naka-steady lang dapat. Ngayon, kapag halimbawa, nagbi-blink-blink yan, ibig sabihin, may error na na-register sa system, kailangan natin i-delete ngayon yun. Pag di-delete niya, di-demo na lang natin. I-on natin yung ignition, tapos within 10 seconds, kailangan mabunot natin yung sa SCS connector, tapos ibabalik ulit natin siya. Bunot, balik. Within 10 seconds na i-on natin yung ignition. So, on ignition, bunot SCS connector, balik,
kailangan within 10 seconds. Pagka ganyan yan, automatic yan, nabubura na yung fault code niyan. Yun yung pagde-delete ng fault code. So yung una, check muna. Tapos halimbawa kung may error, kailangan maayos nyo muna. Make sure nyo na naayos nyo na. Saka nyo lang siya i-delete. Parang na-store kasi yun sa ECU natin. So ganun lang. Saksak yung ICS connector on ignition. Within 10 seconds, kailangan mabunot nyo, tapos may balik nyo yung ICS connector. Tapos okay na yan dapat. Steady lang yan. Pag steady lang yan, wala nang error. Nabura na. Proceed naman tayo ngayon sa pag-reset ng TP sensor or TPS. So ito yung TP sensor natin. Yan, nasa may nakabit siya dito sa may water pump. Yan, ito yung ECT sensor. Engine coolant temperature sensor. Yun, mahirap siyang i-access pagka ano, hindi mo tatanggalin yung upuan. So kaya tinanggal ko na. So yun din naman ang gagawin ko kasi kapag nag-throttle body cleaning ako. Para limbawa, ang papalit kayo ng sensor set. Ito yung kasama na dito yung TPS eh. Itong sensor set. Hindi lang siya TPS. Kasama rin yung map sensor. Yan yung sinasabi ni Mark. So, kailangan nyo talagang tanggalin yung upuan. Yan, para ma-access natin to, para ma-reset natin yung TPS. Kailangan natin tanggalin tong mga nakaharang. Yan, dami nakaharang. Mga wire. Para ma-access natin yung loob dito. Tingin ko kaya naman. Pero para mas madali. No? Medyo mahirap eh. Tanggalin mo natin itong mga sensor. Ito muna, tanggalin natin itong auto choke. Ito. Na-press nyo lang dito. Tapos hila. Yan, auto choke. Para lang madali access natin. Tanggalin din natin itong sa sensor set. Ito nga. Sa bit at click, ano lang ito eh. TPS lang yung nakabit dito eh. Ito kasi yung throttle body. Press lang din natin dito sa dulo. Mag-click yan sa kanya ilahin. Palabas. Pag nag-click na. Yan. Ito yung sensor set. Hindi masyado makita, no? Tara, ito siya. Yan, yan. Ito. Yun. Tanggalin mo natin itong mga clip na to. Mas madali. Itong clip na to. Push lang. Ito yung mga gilid. Ano ito? Tapos ito din. Itong clip nitong sa auto choke. Meron yan dito sa ilalim. Meron kasi yung bracket. Yung bracket siya din yung nag-hold dun sa yan, press nyo na ilalim. Siya din yung nag-hold dun sa may ECT sensor. Ito, pag tinanggal mo to, may tornilyo kasi yan dito. Tanggalin din natin itong nasa isa, ilalim ito. Ito natin ito para madali. Ayun, tanggal ko na. Ito. Tanggalin nyo rin yung clip. Ito yung bracket. Ito. Ayan yung ECT sensor. Ito. Ayan. Ma-access na natin. Ito, pwede nyo yung luwagan. Kaso hindi ko mahugot itong ano eh kanina. Itong sa injector. Ito sa hose na injector. Ito naman, optional to. Pwede nyo, kung di nyo ma-access, kung ba, malaki yung kamay nyo, pwede nyo itong itulak. Ito. Tapos, hila nyo pataas. Yan, yan lang. So ito hindi ko mahugot. Ano yung mahugot eh. Pwede rin naman wag nyo nang tanggalin yan. Luwagan nyo na lang to. Luwagan nyo na lang to. Itong 10mm na to. Para mas maluwag yung access. Bracket ng fuel pump hose sa puntang injector. Ayan. Ingatan nyo lang kasi usually nababali ito eh. Yung mismo ano nito. Hindi ko nga ito mahugot eh. Hindi ko alam bakit. Kaya nyo matanggal. Pero yan, mas may access kayo dito. Sa ECT sensor. Kung hindi nyo ma-access ha. Tapos gaya ng ginawa natin dito sa mga sensor. Meron kasing pindutan yan ito. Ipindutan nyo dito. Oh, tapos magkiklik yan. Saan nyo siya mahihila. Parang yung panglock nya nandun sa dulo. Na pag natanggal na natin, mas maluwag. Mas ma-access natin ngayon itong ECT sensor.
Ayan, na-discarte ako na kanina, so alam ko na paano siya tanggalin. Press ko lang sa ilalim, ito yung isang kamay gamit ko. Ayan, narinig niya, mag-click. Tapos siya gayon yung i-bunot, eh. Ayan, tanggal na. Ayan. Ito yung ECT sensor. Ayan. Medyo mahirap siyang i-access talaga. Ito yung short natin para ma-reset natin yung TPS. Bago natin i-reset, well, siyempre, balik natin itong mga sensor na tinanggal natin. Ito lang naman itong auto-choke tsaka itong sa sensor set. Like lang natin. Sensor set. Itong auto-choke, balik natin. I-guys natin yung ano niya, pwesto niya. Madali lang kasi pag ibabalik mo lang. Yung pagtatanggalan talaga mahirap yung access. Yan, kaya ko naman yung dukutin na. Pag ibabalik ko itong ECT sensor. Ngayon, kukuha tayo ng pan-short nito. So, dapat naka-short din itong sa SCS connector. Ito, dahil dalawang pin lang to, paperclip lang gagamitin natin pang-short dito. Itong pag-reset nito, ginagawa lang to kapag naglinis kayo ng throttle body. Reset ng throttle position sensor. Ito. So, short natin itong ECT sensor yan. Magamit ka paperclip. Yan, shoot natin. Naka-short na siya. Tapos, naka-short din yung dito sa SCS natin, DLC. Data link connector, SCS connector. Tapos, para ma-reset natin yung TPS, on natin yung ignition, tapos within 5 seconds, bubunutin natin yung sa ECT sensor. Ito. Within 5 seconds. 1, 2, 3, 4. Magbiblink ka na mabilis. Receiving nung reset na ginawa natin sa TPS. Ito, binunot ko. Within 5 seconds, bubunutin. Tapos, off nyo na. Off na ignition. Tapos, ibalik natin na itong sensor. Ito. ECT sensor. Balik natin. So, mas madali lang ibalik eh. Yan, nakabit ko na. Balik na natin yung mga clip. Ito. 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 Kasi itong tornilya dito na 10mm. Yan, sakto yung ikpit lang. Yan, make sure na maayos yung pagkakakabit ng lahat na ang tinanggal nyo. Ano kayo naman kompleto. Check ulit natin kung mayroong error code. On ulit natin. Dapat steady lang yung check engine. Ah, steady lang siya. Wala siyang error code. So, okay na yan. Pwede natin tanggalin ngayon itong sa SCS connector. Yung binili ko sa Shopee. Yan. SCS connector, 6 pin. Balik natin itong cover nya. Yan. Wala na yung check engine. Tinanggal na natin yung SCS connector. Yan, i-idle naman natin siya for 5 to 10 minutes para mag auto-tune siya. Ito yung sinabi sa akin ni Mark. Auto-tune siya mismo. Yung makilang initialize. Yung pag-initialize yung ano eh. Sa beat at click yung pinupull throttle. Yun yung pag-initialize na. Ito wala nang ganun. Auto-tune na siya. O, maganda, i-idle natin ng 5 to 10 minutes. Para ma-register yung mga ginawa natin. Halimbawa, naglinis nga tayo ng throttle body. Or ba, may pilitan tayo dito ng mga sensor. Reset natin yung TPS. Tapos check na or erase code. Tapos i-idle natin para mag-auto-tune siya. Idle natin muna. Yan, idle lang natin muna. 5 to 10 minutes. Para ma-register nga sa system or para mag-auto-tune. Ganoon lang kadali mag-reset ng TPS tsaka ng check fault code at yan, auto-tune mismo. Pwede mo pa rin siyang ma-reset
kung gagamit ka ng diagnostic tool. Pero yun nga, kung ba, wala kang diagnostic tool, auto-tune na lang yan. So, ganyan. Pakita ko naman sa inyo yung pag-reset ng beat, tsaka click. Kung natin gawin, tanggalin yung cover ng battery, tapos i-access nyo tong DLC. Data link connector. Yan. Ito, press nyo lang to. Yan, pe-press nyo to. Itong ilalim. Tapos, yan, at yan ganyan. Ilayan nyo pataas. Yan, tanggal na. Isho-short natin yung ano. Magamit kayo ng paper clip. Pero may nabibili nung ano eh. Nung pang-connect dito. Nakabili na ako. SCS yata yun. Yan, i-short natin to. Ito muna gamitin natin. Hanapin nyo yung green tsaka brown wire. Yan, green-brown. Suot nyo lang. Yan. Unang gagawin natin, start natin ignition, tapos check natin kung may fault code. Yung check engine, tingnan natin kung magbi-blink. Yan, wala namang ano, fault code. Ayan yung pag-check. Para malaman nyo kung may na-store na fault code, magbi-blink-blink yan. Pagka wala, okay yan. Pagka wala, proceed tayo sa reset ng TPS. Sa pag-reset ng TPS, tanggalin natin tong EOT sensor. Ano ko EOT sensor tawag dito eh. Sa ilalim nitong ano na to, host na to, yung coupling. Medyo mahirap nga lang to. Ang hirap i-access. Ang gagawin niya, pipindutin niyo yung ano, yung connector, tapos silahin yung pag-anon. Tatanggalin ko muna, mahirap eh. Natanggal ko na. Ito. EOT sensor. Medyo mahirap. Pe-press nyo to. Pe-press nyo yan. Ito. Tapos pag na-press nyo na yan, ilahin nyo. Sa ilalim yan ito. Yan. Ilang kita eh. Ang hirap eh. Sa dito. Ilalim nito. Isi-short din natin ito. Yan. Para ma-reset natin yung TPS naman. Ito pa isa ko. Ito. Dalawa lang to. Kaya masya-short mo agad. Okay na. Yun, para ma-reset naman natin yung TPS, i-on natin yung ignition, tapos within 5 seconds, bubunutin natin tong tinap natin dito sa EOT sensor. Biblink yan na mabagal. 1, 2, 3, 4, bunot. Biblink na mabilis. Ah, pag nag-blink na mabilis yan, ibig sabihin successful yung TPS reset natin. Ito, binunot ko na. Yan, okay na, off na natin. Tapos, saksak na natin ulit to. Itong EOT sensor. Yan, saksak ko na. Magki-click naman yan. Pwede mo rin i-access it sa kabila. Natanggalin mo lang yung radiator cover. Mas madali dun. Check natin kung okay, walang check engine. Ang data steady lang. Ano, okay na. Mag-initialize naman tayo ng ECU. Pag-initialize naman ng ECU or reset ng ECU, full throttle natin. Tapos on yung ignition. Tapos after 5 seconds or kapag tumigil na yung blinking doon na mabilis, bibitawan na natin yung throttle. Tapos pag nabitawan natin yung throttle, magbiblink na yun na mabagal. Yun yung confirmation na success yung reset natin. Full throttle, on ignition, after 5 seconds or kapag nawala na yung blink, yun, mabilis na blink na yun. Bitawan mo na yung throttle. So, biblink yan na mabagal, confirmation na success. Yun, nagbiblinking na mabagal. So, off na natin, okay na yan. Na-initialize na reset na ECU. Yan, i-idle na lang natin for 10 minutes. Ay, bubunutin ko pala yun. Okay na yan. Pagka-reset nyo, bunutin nyo na yun. Tapos balik nyo na. Okay na. Idle ko na lang ng 10 minutes. Tapos okay na. Tatanggalin nyo yung cover ng battery, tapos kunin nyo tong
Itong sa ano to, itong kulay pula na to. Ayan, dyan tayo mag-short. Ayan, i-press nyo lang to, itong ilalim. Sila nyo pataas. Gamit lang kayo ng paper clip. Saan ito? Parang ano to eh. Isang mga kable yung pang-ikot. Pwede rin naman yan. Pwede rin paper clip. So, i-short natin to. Itong... Ito may apat na wires to. Siguro alam nyo na to kung nag-reset kayo na ICU. Nabi nyo yung green tsaka brown. Suot natin dito. Yan, green tsaka brown wire. Doon yung isusuot. Yan, ito. Yan, tapos pag naka-short na yon, ang una nyong gagawin, check nyo muna kung may error sa system. So, check fault code. So, start nyo lang yung ignition. Kasi itong check engine, yan. Pag na-steady lang yan, wala yung error. So, kaya, pero pag halimbawa, nagbi-blink-blink yan ng mga code. Mga code kasi yung mga error niyan. So, make sure na naayos nyo muna yung problema. Tapos, para nyo ma-erase yung fault code. On yung ignition, tapos after 5 seconds, bunot, balik yung ano, yung sa socket, yung nakatap, tapos off yung ignition yun. Tapos pag ni-start mo, dapat na-steady na lang to. Yan, so sa case natin, wala siyang fault code. So proceed tayo sa ano, sa pag-reset naman ng TPS. Ah, mayroon makita, dilim. Pero ito, ito yung panggilid. Ito yung IoT sensor yata to. Ito, ito, ito. Ano ito? IoT sensor. So, press nyo lang to. Ito. I-press nyo yan. Tapos, mag-click yan. Maraming nyo mag-click. Tapos, bubunutin nyo. Nakasaksak sa head to. Yan, ito. Yan, itong IoT sensor na to. Dalawa lang yan. So, mag-short din tayo dyan. Lagyan natin itong paper clip, itong pang short natin. Yan, pag nakalagay na yan, pwede tayo mag-reset ng TPS, TP sensor. So dapat parehas merong nakasaksak dyan. Yan, tsaka dito. Para ma-reset naman yung TPS, i-on natin yung ignition, tapos within 5 seconds, bubunutin natin yung sa IoT sensor, yung tinap natin, yung sinort natin. Tapos pag nabunot natin yun, magbi-blink yan na mabilis, rapid blink. So yun yung ibig sabihin na na successful yung reset natin ng TPS. O, try natin. On ignition. Tapos within 5 seconds, bunot yung dito. Yan. Pansin nyo, nag-rapid blink. Sabihin nyo, successful yung TPS na reset natin. Off na natin yung ignition. Tapos balik na natin yung sensor doon. Saksak na ulit natin. Yan, nakabit ko na yung yung sensor. O, check natin. And that's steady lang. And good na. Yan, ngayon sa ECU naman, i-initialize natin. Or ECU reset. Para ma-read nyo yung nagbago. So, yung pa rin, nakasaksak pa rin dapat yun. Isa may battery na kable. DLC yata tawag doon. Data link connector. Yan, nakatap pa rin. Ito. Sa green tsaka brown wire. So, ang process naman sa ECU reset or ECU initialize. Full throttle natin. Yan, isasagad mo yung throttle na ganyan. Hawakan mo. I-on mo yung ignition. Tapos magbi-blink yan na mabilis. So, after 5 seconds or kapag nawala na yung blink na mabilis, saan bibitawan yung throttle? Tapos magbi-blink na yun na na mabagal. Yun yung confirmation na successful yung reset mo. Try natin. Full throttle. On ignition. Bi-blink yan na mabilis. Yung check engine. Yan, bi-blink. Hintay natin mawala yung blink. Or after 5 seconds. Yan, wala na. Bitawan mo na yung throttle. Tapos magbi-blink na yun na mabagal. Confirmation na successful yung reset. Yan. Ito nyo. Okay na. Pwede mo na i-off. Tapos bunutin mo na yung ito. Yan, pinunot ko na. Yan. Tapos okay na yan.
And after nyo mag-reset ng ECU tsaka ng TPS, i-idle nyo yung motor ng mga 10 minutes. I-idle nyo lang yung 10 minutes, tapos okay na yan, pwede nyo na-start yan. O, pwede nyo gamitin. Huwag nyo i-re-rev ah, pag naka-idle ng 10 minutes, yung 10 minutes na yan. Kaya nyo na siya naka-idle para mag-register sa ECU natin na yung nagbago. Ayun na pala, medyo na narilito ko no, yung sinasabi ko. Pero nalagyan ko man ng correction. Yung sa deleting ng fault code na ADV, same lang din siya na i-beat at click. Within 5 seconds siya. Bunot balik. Ang naiba lang kay ADV is yung sa TP resetting. Kay beat at click, within 5 seconds dapat mabunot mo yung pang short mo na cable dun sa may EOT ECT sensor. Kay ADV is within 10 seconds. So mas matagal siya. Ilang pinagkaiba. Tapos yung kay ADV, wala na nga siyang reset. So auto-tune siya. So magpalit kayo ng air filter, spark plug, yan, mga ganyan. Adjust kayo sa CVT. Automatic na siya nagre-reset, di mo na kailangan. Although pwede mo siyang gamitan ng diagnostic tool kung meron ka. O meron kang kakilala, pwede mo ipareset doon. Pwede rin yun. Tinanong ko rin yung kay Mark eh, kung pag diagnostic tool may reset. O daw may reset daw. Yun lang talaga sa manual, wala siya. Kasi nga, automatic na siya. So kagaya ng PCX 150, 160, ADB 150, ADB 160. Tsaka iba pa na nabanggit niya. Pero yung mga click tsaka air blade, either 160, 150, pwede mo pa rin siya i-initialize. So yun nga yung sinabi ni Mark. So, at least ngayon alam na natin yung tamang procedure talaga. Kaya pala nung mga nitong mga nakaraan, naghahanap ako ng reset ng ADV, PCX. Walang nakakagawa ng initialize. Ang nakikita ko lang na ginagawa nila, delete ng fault code. Misa kasi, di ba may ano, nag-check engine. Parang kapag, nangyari sa akin yun eh, nung nag-ano ako, nag-install ako ng MDL. Siguro pag may ginalaw ka sa battery, parang tinanggal ko yung battery na yun. May check engine siya. Although nawala din naman, yun, pwede mong burahin yun. Pwede mong i-delete yung code na yun. Parang na-store yung code eh. Yun, gamitin nyo lang yung ano, delete fault code na steps. Mawawala na yung check engine. Or kapag ka, halimbawa, naka-center stand na i-birit mo, minsan lumalabas yung check engine dun eh, yung HSTC. Yan, mawawala din yun nun. Try nyo na lang kung sakali na bawa, may check engine yung motor nyo. Bawa, ganyan. May nakalagay na check engine. Try nyo kung madidelete nyo yung code. Try nyo dun sa ginawa ko. Yung dinemo ko. Kailangan nyo nga lang ng pang short. So, medyo delikado kasi yung ano eh. Ang liit kasi ng butas, unlike sa beat at click, malaki yung butas. Kaya yung gamit ko nga noon dati kay beat at click, yung paper clip lang. Bago pa ako nakabili noon ng SCS connector na pang beat at click. Yun ang ginagamit ko kasi madali naman siya i-short. So parehas lang na green and brown wire. Although kailangan ingatan nyo lang mabuti pag yung mga 160, yung mga 6-pin kasi yung liit talaga. Kahit ako nahirapan ako nung una i-trace eh, kaya bumili na ako ng ICS connector na pang ADB talaga or yung 6-pin. So far wala naman akong naramdaman na nagbago. Okay pa rin, ganun pa rin. Wala namang major na changes na ginawa ko dito kay ADB. Kaya same pa rin yung performance niya, ganun pa rin. Wala masyadong nagbago, wala akong naramdaman. Siguro yung link ilalagay ko na lang sa description nung mga SCS connector. Kasi nga yung mga steps, sundan nyo na lang. Tapos ilalagay ko din yung mga pictures. Pinaturean kayo na yung standard procedure. Kaya syempre yung ibang pictures na pag-reset ng TP, throttle position sensor ng 160 itong kay ADV. Tapos kanina din medyo inalam ko na yung mga kailangan kong baklasin ng mga bolts kapag nag-throttle body cleaning ako. Kaya naisipan ko rin na baklasin na na-demo sa inyo. Para magka-idea na rin ako. Kasi mga 10,000 kilometers mag-throttle body cleaning na ako. Ako na lang gagawa. Dahil lang naman siyang baklasin, nakita ko naman na. Si beat tsaka si click ako na rin nag-throttle body cleaning nun eh. Si click lang yung meron akong vlog nun. Yung kay beat na vlog ko, doon ko pinagawa sa Guanson. Baka marunong nun eh. O yung TP resetting, mahalaga yan na gawin kapag yun nga,
throttle body cleaning kayo kasi nagalaw yung mga sensor. Tapos pagka nalinis nyo yung mga dumi, kasi nawawala yung mga dumi eh, parang meron yung angle ng buka, yun yung ibinabato ng sensor, yung TPS, yung throttle position sensor, yun mismo. Kaya pagka nilinis mo yung throttle body mo, tapos sobrang dumi na, mag-iiba na yun. Nag-a-adjust nga kasi yung ECU natin, so parang nag-o-compensate siya sa mga kulang sa hangin or kulang sa gasolina, ina-adjust mismo ng ECU natin. Dilim pala dito, Bino. Saan kami dumaan eh? Dito sa may Air Force. Dilim dito eh. Eh, buti may MDL tayo. Yan, ang lakas. JCM1 MDL. Solid na solid eh. No? Yung pulley pala natin, okay na okay naman ang performance. Although, hindi ko pa siya talaga nata-top speed na sagad. Wala, hindi pa kami nakakalabas na na-busy talaga ako nito mga nakaraan. Yung uling long ride ko, doon sa ano, namuya akong Laguna. Kasi hindi na nasundan. Dito-dito na lang ang gala ni ADB ngayon. Ito kami nakakagala ng malayo ulit ni Obi. Tsaka ang init din ngayon. Nakakatamad mag long ride din. Hindi ko pag malamig-lamig na pa ng long ride na ulit kami. Hindi pa ipahinga muna. Mahirap bumiyahe ngayon. Ang init. Ang ganda rito. Maliwanag. Ayun pala mga nagpapalit ng pipe. Iba, nagre-reset sila ng ECU. Pero minsan hindi talaga kayang i-compensate ng ECU natin eh, yung changes na, lalo pag malaki yung tubo na ilalagay nyo sa pipe nyo, ipapalit nyo yung pipe. Kaya pinakamaganda dun, magparemap kayo ng ECU, patono nyo para mahabol nyo yung AFR, para iwas sabog kasi mag-overheat yun pagka ganun. Ganun ang ginawa ko kay Bitcha, kay Click. Napansin nyo dun sa sinama ko sa vlog na pagre-reset, nakapipe yung dalawa. Yung kay Click naka JVT, yung kay Bit naka Replica Pro. So yun, reset tapos, syempre pinaremap ko para hindi siya mag-lean. Yan, para safe ang ano natin. Mga motor natin, hindi sasabog ang makina, mahirap na yun, no? So kung may bahala kayo magpalit ng pipe kay ADB, mas maganda akong iparemap nyo yung ECU. Ito nga siguro tabusin yung vlog at ikot lang naman kami ni OVR dito. Papangil lang talaga kami. Ang init ngayon eh, kaya naisip ako na i-vlog na rin.